Director Masapol, ngayon pong buwan ay nag-start na yung limited face-to-face classes sa ilang selected na paaralan sa buong bansa. Kumusta na po ang implementasyon nito, sir? Malugod namin binabalita na yung assessment namin base sa data na binigay ng mga schools ay wala po tayong naitala na ni isang COVID cases. At maganda naman po yung attendance. May mga konting small challenges ang makita at na-obserbahan ng ating mga paaralan. At ito ay amin ang pinag-uusapan ngayon sa kagawaran. Director, nasabi niyo kanina no, na smooth ang implementation nito sa mga initial days. Ngayon po ba nakikita natin na meron ng chance na i-expand itong itong limited face-to-face classes sa iba pa mga eskwelahan or huwag na natin gawing limited kundi lahat na. Ang assessment namin kung tuloy-tuloy po nabubuti ang ating COVID situation sa Pilipinas dahil patuloy po itong bumababa, sa tingin namin by January mag-i-expand po tayo talaga ng malaki yan. Director, paano ho natin na i-ensure na ang pagsunod sa minimum public health standards ay nagagawa ho? And also, another question rin po, sir, does this cover also private schools? Yung mga private school, nagsimula na sila nung Lunes. Yung 16 yata yung na private school, nagsimula na nung Lunes. So, kukumpletuhin na lang siguro yung 20 kasi dapat 20 ang private school. May mga hindi pumasa kasi doon sa mag-submit ng proposal, kaya 16 lang ang pinayagan. Pero baka within the year, madagdagan at mabuo yung 20 na private school. Yung sa unang tanong mo, kung paano natin masisiguro na sinusunod ang minimum health standard, yan po ay siniguro natin na lahat po ng palahok sa ating pilot face-to-face, kasama po dyan ang mga kawanin ng paaralan, ang mga magulang at ang LTO, pati yung community, ay properly oriented po doon sa ating expectation at sa kasapaal-alituntunin na nakasaad sa joint memorandum of pillar. Thank you, Director. Director, nabanggit niyo po, si Roy po pala ito, Director, good morning. Nabanggit niyo, yes. Mayroong mga challenges tayong napansin at nabanggit din sa ulat na may tendency, lalo yung mga medyo bata pa, natanggalin yung kanilang face mask. Ano po ba yung mga main challenges na nakita natin? At saka gusto rin din po nating malaman, on the other hand, ano po ba yung diferensya? May diferensya po ba yung pagtuturo ngayon doon sa limited face-to-face class kaysa doon sa mga marami na ngayon ay nag-o-online at nag-mo-module pa rin? Ang main difference is that susubukan natin yung in-person kasi sa totoo naman talagang yun pa rin talaga ang nakikita ngayon based sa datos sa research no, na pinakamabisa pa rin na paraan ng pagtuturo ang face-to-face. Pero nakita rin natin yung potential ng online at yung modality na siyang magiging nabubuo sa isang blended learning system. So pag sinabi kasing blended, ito yung combination ng face-to-face at other modality. So doon sa nangyari ngayon, parehas kong advantage ng dalawang modality. Ayun. Director, ngayon, kung nagsimula na rin po kasi ngayon yung mga pagbabakuna dun sa mga bata. Yes. Dito po ba sa ating face-to-face classes or limited pa ngayon, nire-require po ba natin na dapat ba bakunado na yung mga magpa-participate dito? Kahit at least once. Hindi pa po requirement ngayon sa mga kabataan, sa mga pag-aralan na. Dahil sa teacher po, nire-require natin pa yung dati sa face-to-face. Pero pwede na itulit yung mga gawa ay magpapakuna. Kung kayo magpapakuna ay magpapakunan, magtuturo distance learning. Ayun. Sir, so maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin at sana po sa mga susunod na pagkakataon ay mapagbigyan niyo na kami kung meron tayong gustong ma-update tungkol dito sa ating mga bagong mga paraan ng pagtuturo sa ating Director, mga estudyante. Director, just a very fast question lang, Director. Paano ho kaya itong mga Christmas parties ngayon sa mga eskwelahan? Kasi naalala ko ho, nagkaka-Christmas party and that is one of the best times of our lives. Paano ho yan ngayon? Papayagan ho ba ng DepEd ngayon ang magka-Christmas party ang mga bata? Sa mga bata, hindi pa namin napag-uusapan pero tingin ko
parang hindi mo na papayagan sa pagtutulong ko niya sa inyo dahil pag-uusapan pa yung no. Sa mga teachers naman, basta sumunod lang sa minimum health standard, no, walang large gathering, walang dikit-dikit na ano, distancing pa rin ang mangyari. Discourage pa po rin natin yung mga ganong ano klaseng pagtitipon. Secretary, ito lang na pag-usapan ng Christmas party, no, follow-up question ko lang, di ba? Una rin pala, sorry. Uso-uso sa mga ano, sa mga alumni associations na magdaos ng Christmas party sa mga eskwelahan kung saan sila graduates. Mm-hmm. So, papayagan po ba ngayon na yung mga alumni na mag-Christmas party na ang venue nila ay yung mga dati lang eskwelahan? Sorry ha, wala pa akong ganong informasyon sa mga policy na yan. At i-bring up ko yan sa management kung papayagan natin yan ngayong Christmas party. Mm. Siguro sa sunod na interview, baka mayroon na kaming information. Kasi hindi pa niyagan eh. Ano po naman, we all wish na sana masaya tayo lahat ngayong Pasko, pero we also wish na dapat safe tayo lahat. Yes. Kaya maraming salamat po, Director, sa pagkakataong binigyan niyo sa amin. Maraming salamat.